Alam nyo ba na hindi lang ang mga pusa ang may taglay na swerte sa ating tahanan? Maging ang ating mga alagang aso ay nakakaapekto din sa Chinese discipline na kilala natin, feng shui. Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko naman sa inyo ang mga positibong enerhiya para sa iyo at sa iyong aso. Ang mga dog parents ay kadalasang namomroblema sa dami ng kalat ng kanilang mga alagang aso. Kaya upang magamit natin ng husto ang naibibigay na positibong enerhiya ng ating mga aso, narito ang mga dapat nating gawin. Una ay hugasan at linisan ang maruruming laruan nila at ang mga sirang laruan naman ay dapat na nating itapon. Pangalawa, siguraduhin nating hindi nangangat-ngat ng ating mga aso ang ating mga gamit sa bahay. Pangatlo, dapat linisin at ligpitin agad ang mga kalat o dumi ng ating mga alagang aso at siguraduhin natin na ang kanilang lugar ay palaging maaliwalas. Pagdating naman sa ating sarili, mainam kung itatapon na natin ang mga bagay na di na natin kailangan at ilagay at iayos ng mabuti ang ating mga gamit sa ating cabinets, drawers at storage containers. Ngayon, pagdating naman sa kanilang pagtulog, mainam kung i-consider natin ang ilang feng shui tips na ito. Magandang ipwesto ang higaan ng ating mga aso na nakasandal sa isang solid na pader at malayo sa pinto upang hindi sila maistorbo. Mainam din kung gumamit ng mga earth element na kulay para sa kanilang bedding gaya ng brown, gray at yellow. Makakatulong itong ma-stabilize ang isang energetic na aso. Maglagay din tayo ng mga lavender at rosemary scents sa ating tahanan dahil nakakapag-improve ito ng relaxation. Ilayo din natin ang kanilang higaan sa kanilang inuman ng tubig, sa banyo o sa kusina dahil ang mga water energy gaya nga ng mga ito ay nakakaistorbo sa kanilang pagtulog. Ang mga basic feng shui tips na ito para sa ating mga alagang aso ay makakatulong para maging safe at balanse ang mga magagandang enerhiyang pumapasok sa ating tahanan.